yung itsura niya. Ayan, may puti-puti siya. Hanggang sa mapuno lahat. Ayan. Welcome to R&R family! Come on! Hey guys! Good morning! Hi mga ka-family! Welcome back to our channel! So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano i-plow yung lupa para sa palayan. So, season na kasi guys ng pagtatanim ng palay dito sa amin. Kaya, pero bababa tayo, papakita ko yung lupa kung saan ipo-plow. Ayan, paganyan eh. Yan muna kasi yan, tatanimin yan ng binhi para yun yung maging ano bang tawag doon? Para yun yung maging pananim dun sa buong palayan. So ayun. Baba tayo, tara. So kasama ko yung mga bata kasi ayan, gusto daw nilang magluglog ang tawag sa amin or maglaro dito sa palayan. So may tubig ngayon guys, which is maganda kasi usually, 'di ba, ang problema ng mga magsasaka is yung tubig sa patubig sa palay. Ayan. So ngayon may source of water na nanggagaling sa irrigation. Usually kasi kapag walang tubig doon, ang ginagawa nila is nagpa-pump sila, which is magastos talaga sa gasolina. Maglaro na tayo ha. Oo, pero ngayon guys, maganda kasi may natural source of water. Kaya ayan, may tubig. Kung makikita nyo, ayan. Kita ba ayan? Punong-puno ng tubig or sagana sa tubig ngayon yung palayan. So tara guys, tingnan natin kung saan banda ihahan tractor. So maliit lang naman yung ano bang tawag doon? So maliit lang yung lupa na ihahan tractor ngayon kasi yun nga, tataniman lang yun muna ng panimulang binhi. Yan, so sumama yung mga bata kasi nga gusto din nilang ma-experience. Ayan sila. Hi! Hi guys sa mga ka-family! Tara, tara. May nauna na doon. Ayan. So, ito guys, ayan. Wala na siyang, ganyan, wala na siyang mga damo-damo kasi, pinano na to eh. Ano ba yung tawag doon? Rotorator ata, tawag doon? Nirotor na to. Or, binungkal na ng una. Para matanggal lang guys, yung mga damo. Pero mamaya, uulitin siya gamit yung hand tractor ng aking tatay para talagang yung nasa ilalim na lupa. So, ayun guys, so kaya naman binubungkal yung lupa kasi para umakyat yung nutrients na nasa ilalim ng lupa. Ayan. Kasi yung surface ng lupa na yan, yung pinaka taas niya is, di ba, medyo matigas. Kaya yan, kailangan bungkalin para umakyat yung mga nutrients na kailangan ng halaman kapag ka nag-start ng magtanim. So, yung lupa na tinataniman ng tatay ko ng palay is mula doon. Ayan, diretso hanggang doon sa, ayan, dulo. Tapos, ito. Ito yung likod ng bahay. Tsaka dyan. Tapos, ayan. Ito, yung part na yan, yung, di ba may bahay dyan. Yung likod na yan, yun, diretso din doon sa dulo. So, ayan na guys, naririnig nyo ba mga ka-family? Parating na yung ano, kuligleg na magpuplo or mag-aararo. Ayun, yun yung term na mag-aararo dun sa part ng lupa. Ayan. So, ayan, bababa na sila. Ayan, naririnig ko na sila. Hello! So, sasabayan natin sila kasi ayan, naririnig nyo ba? Kuya yung hand tractor na mag-aaral. Sabayan natin siya. Hindi nyo na ako maririnig.
Ayun, no? Ganyan. Liglig lang yan guys na nalagyan na ang makina para maging hand tractor. Ayan, aararuhin na nila. O, sa may tubig. So, ayan guys. Medyo mas malalim yung pagbungkal ng lupa kaysa dun sa rotor. Malalim ba? Hindi, ganun lang eh. Halika na dati. Ayan, sumunod sila. Diyan, buong to, itong wala nang damo, yan yung gagawin. Yan yung kanyang ihahandrap. Pwede! Gusto mong mag-ganon? Gusto mong mag-handrap pa? Hi! Hi! Ayan, mga nanonood. First time nilang manood sa nag-handrap ko. Tignan mo akong malalim. O, sige. Tanggalin yung sinelas niya. Go! Go! Try mo kung malalim. Yan, pwede ka nang magtanim ng palay. Dun, oh. Dun! Ang ganda na ng lupa, guys. Talagang, ano na. Ayan, ganyan na siya, oh. Tayo sa palayan kasi ngayong araw, di ba kahapon nag-hand tractor sila para ma-tilt or para ma-plough yung lupa. Ngayon naman guys, ayan, magtatanim sila o magsasabog sila ng binhi. Yung binhi na isasabog nila or ilalagay nila is ano ba? 222 tsaka 480. Ayan, so tingnan natin, panoorin natin guys kung paano nila yun gagawin. Tsaka tingnan nyo, wala nang tubig dito. Wala nang ding tubig dun sa source ng tubig namin dun sa irrigation. Pero may tubig yung, ayan, yung pagtataniman nila. Ayan, kita naman nila. So ayan, tara. So ayan si Kuya, sundan natin para mapanood natin kung paano nila ginagawa o paano yung proseso ng pagtatanim dito sa amin sa probinsya. So ayan, balik kahapon, kita nyo punong-puno ng tubig to, naglaro pa nga yung mga bata, pero ngayon wala na. So ganun, mahirap yung tubig dito, kaya ang ginagawa ng tatay ko, pagka wala ng tubig, meron siyang nakaabang na makina doon. Ayan, so doon yung makina namin.
para kapag walang tubig, at least makakakuha siya sa ilalim ng lupa. So ito din, no. Ayan. 480 tsaka 342 yung pangalan ng mga binhi na ilalagay. So ayan si Kuya. Medyo maputik na lang, guys. Sobrang aga pa, guys. As in, magsi-6 pa lang ng umaga. Mano nga na, Ilocano na, Tararami daw na. Sabog. Ayan, sabog ang tawag sa amin. So, ganyan lang. Nilalagay yung binhi. And then, after 25 days, ayan, ready na yan, guys, na i-harvest. Or kunin, and itatanim naman siya dun sa rest nung lupa na hindi nataniman. Ayan. So, ganyan lang yung ginagawa nila. Sobrang lambot ng lupa. Lapitan natin. Ayan, guys. Kung makikita nyo, ayan, no. Meron siyang puti-puti, or it means natutubo talaga siya. Or buhay talaga yung binhi. Ayan. Focus. Ganyan siya. So, punta tayo dito para makita natin ng maigi. Ayan. Sobrang putik na. So, ganito yung itsura ng loob ng sako na pinagkuhanan nung binhi. Ayan, no. Ayan, no. Ganyan, guys, yung itsura niya. May puti-puti siya. So, may sibol. So, ganyan lang. Hanggang sa mapuno lahat. Ito din talaga, guys, yung sinasabi kong nakaabang na makina in case na walang tubig dun sa source of water. So, ganyan lang. And then, so, ganyan lang siya. And then, ito yung mga tubo para umabot siyang so, ayun, mahaba kasi hanggang doon. Ayan. So, dun tayo galing. Yun yung rope. Ayan, so ganyan lang, guys, hanggang matapos. So, ganyan na dito ngayon kasi, ano, malamig pa. Balik na tayo. Nilagyan din pala, guys, ng ganito. Pakita ko na lang din. Nilagyan siya ng parang ganito kasi ganito. Papalibutan ng tatay ko ng net para hindi mapuntahan ng mga ibang hayop or ayan, mga pato, ganyan. Kasi may mga pato kami dito. Sobrang putik. Ang bigat na lang sinulas. So, ay na nga, guys, tara na kasi medyo malaki-laki pa yung lalagyan ni Kuya ng ganun. So, yun lang, guys. And in 25 days, babalikan ko kayo para makita naman natin, guys, yung second process ng pagtatanim ng palay. So, yun yung mga first step na ginagawa. Una is binubungkal yung lupa gamit ang rotor para matanggal yung mga damo. And then, sinusundan ito ng hand tractor or inaararo para naman mas lumambot yung lupa at umakyat yung nutrients na nasa baba ng surface kasi medyo matigas pa yung nasa taas. And then, nilalagyan ng binhi or nagsasabog o para dun na lumaki yung mga punla na itatanim
doon sa Palayan. So, ayun, tara na guys. So, that's it guys for today's video. Ayan, makikita ko na lang kayo sa susunod na process ng ating pagtatanim ng palay. See you again on our next one. Bye!